Today, magluluto naman tayo ng Vietnamese espanoles. Gagamitan po natin yung rice wrapper. Pero, of course, my own version. My own ingredients. So, kung anong meron sa bahay, yun ang ating gagamitin. So, ito na. Ito na ating mga ingredients. So, meron tayong hipon. Ayan. Pinalatan ko na siya. And, divine. So, aalis ang aking bibit-bibit siya mamaya para ma-flat. So, meron tayong shiitake mushroom. Ayan. So, slice lang natin siya mamaya ng maninipis. At meron din tayong potato. Ayan. Onions. Tapusin natin ito. And then, meron din tayong carrot. Ayan. So, lalagyan ko din siya ng bawang. At meron tayong parsley para sa ating garnish. And by the way guys, meron yung sweet potato. So, na-miss lang yun ang aking kala. So, ayan. And, mag-umpisa na tayo na mag-slice. So, basically, madali lang ang pag-pipita. Madali lang ang pag-slice kasi ano siya. Everything is sliced into strips. Ganun lang. So, meron din tayong chicken breast. Ayan. Pinatuyo ko na siya, binalot ko sa paper towel. So, ayan, magkadikit pa sila. Bali, isang buong chicken breast siya. And, binalot ko ng creamy wrap and then aking pinipit ng rolling pin. Hugas muna po ng kamay basta humahawak ng anything fold. Ayan. So, i-slice na tayo. Parang itinapon ko lang yung mga bagay-bagay. So, sila, ito na ating lalagyan. Paikot-ikot lang po ako pag ganyan. Kasi sabahin ako talaga nagmamadali na. Kasi, ito pong spring rolls na gagawin natin ay gagamitin ko ay rice wrapper. So, it will be my appetizer. And, once na naluto, diretso na pong isi-serve kasi madali po siyang mawala ang pagka-crispy kasi na po rice wrapper. Ayun po. Kaya, nagmamadali. Ayan. So, mag-ingat lang po sa panghiwa kahit nagmamadali. Lagi na. Sugatan. And then, ito naman po carrots. Slice into strips din. Marinipis lang po yung hiwa, yung slice ko ng carrots kasi ano siya. Para po kasabay siya ng pagkaluto ng ating potato. Siyang matchsticks. Siguro sabi niyo, alay, tama na po siya yung ginagamit ito. Ayan po ang paborito ko, ang hiwa. Very sharp and talagang straight yung hiwa. Like especially pag mag-i-slice ako ng mga strips or julienne. So, ang pagluluto po ni paggamit po ng rice wrapper, ano po siya, kailangan po i-dibit natin siya sa cold water na may asukal para po hindi masyado siyang magputok. Pumuputok po siya and sumasabog din ng marami parang granada. Ganun po siya. So, kailangan yung pagbabalot medyo as much as possible kung kaya mong gawin na siksik gagawin natin kahit po talagang difficult po siya gamitin and ano lang po, patience pag gusto natin yung ating ginagawa and
siya, di ba? So, hiwain na ito ating carrots. Yung potato na pala ito, hiwain siya na. Ayan. So, naka-ano lang po siya. Same-same lang. Lahat ng ginigil. So, bali dinner time po ito and dito sa akin pinag-i-slice-an, maliwanag lang siya dahil ng ilaw dyan. Pero pagdating doon sa pangluto, medyo patuloy na kasi iba po doon, ewan ko ba, yung kusina namin. Tapos yung ilaw niya, nakakasilaw pag binuksan mo lahat. Meron po siyang doon sa kesame, may ilaw po siya doon ng 8 na malaki. So, pag binuhay mo siya, sobrang liwanag, para kang nasa desert yata naman. And then, ang sakit sa mata, so hindi ko yung ginagamit. Ang ginagamit ko lang, mailaw yung mga nasa sides. Wala po sa kaisamit, wala po mga nasa side. Sa mga, yung nasa ilalim lang ng mga cabinet. Yung hanging cabinet, may ilaw, yun lang yung ginagamit ko. Kaya dito, sa side na ito, maliwanag. Pero pagdating doon sa pagluluto, madilim na. Ayan po. Wala pong ano yan. Wala pong edit. Ayan, ready na to. So, yung chicken naman po. Pero ito muna, mushroom. Mamaya-maya. Kasi, iitim po ang ating chopping board pagka hiniwaagad natin ang mushroom. So, yun po ay pinakalahas. And then, ito muna ang garlic. Kasi talaga po nagmamadali ako. Parang ano. Hindi ko lang aalisan ng sound. Ang ingay ng sound. Tang-tang-tang. Ayan. Roughly chop lang yung garlic natin. Hindi kailangan naminis-taminis. Eh, medyo masarap din naman ang minaanguyak ng bawang. Eh, you like the bawang. Ganun lang. Roughly, di ba? Pero mong grabe ang pag-chop-chop ano. Ayan. So, marami pa ako lulutuin after that. At ito pa. So, ito lang ang aking kukuhan ng video. At baka magutom naman yung aking mga alaga pag ako'y binidyo kayo apat. Kasi pag ako po'y nagluluto at binibidyo ko, medyo bumabagal. Parang ano lang tayo, multitask po. Lalo na po ngayon na winter, talagang kailangan mainit, talagang inyong ano, isi-serve. So, talagang running talaga sa kusina. Hindi naman pwede na ipaiinit, mabawal. So, islice na natin itong ating mushroom. Mabilis lang naman islice ang mushroom. Grabe, ilang araw ako hindi makapag-edit. Hindi ako makapag ano ng video. Kahit kasi hindi mo yung pag-edit kasi siyempre kinakat ko yung minsan nandyan po yung aking bossing. Nagkupintuhan kami. So, tatanggalin ko yun kasi ayaw niya makakasama sa video. Yung mga ganun bagay. Kaya naman, palakad-lakad siya dyan. Naka, yung kamay na nasa likod, palakad-lakad dyan. So, tatanong niya, ano yung ito yung mga wala dyan. So, nasa video po sila, kaya kailangan pong tanggalin sa video. So, iyon. Pero, other than that, yan po ang ating chicken. Slice into strips din. So, other than that, hinapin mo na ano. Wala po akong time na ano, pa magpa-edit na kung ano-ano. So, yan. Pero yung time talaga, this week, oh my gosh,
wala pong time na mag-edit. Kasi maraming mga bagay-bagay na dapat ang iunahin. So, ayan. Kapag natapos ko po yung chicken, lilinisin ko yung counter, everything. Kasi ganun po ang rules. Pag basta nag-prepare ka ng chicken, everything must be clean. And pati yung aking gloves, kailangan papalitan. So, kaya minsan, pag may nakita akong humawak sa chicken and then hinawakan everything, parang may ginili nervous ako. So, ayan. So, tapos na. Tatapunan natin yung ating gloves. And wash-wash him. Po kasi mainam po talaga sa pagkain pagka yung pinapakain ay matatanda. So, kailangan follow the rules. So, kahit na kailangan provide naman nila yung mga gloves na yun. So, and sa maghapon nga po, hindi mo na makikita yung kamay ko eh. Kasi after ng kitchen, kung meron akong gagawin magpag-lilinis sa kusina, magpapalit ako ng gloves na malaki, yung pang trabaho talaga. Yan po ang aking rice wrapper, manipis yan, tapos very crunchy po yan, diba? So, yan ang nipis, kaya medyo difficult po siyang gamitin, and then i-dip natin siya sa room temperature water. Lagyan natin ng asin, yung ating chicken, paminta, at saka kaunting toyo. And then, lalagyan ko din po siya ng cooking oil para po siya ay hindi magdikit-dikit ang chicken. Para madaling hindi po siya didikit sa kawali pag pinirito. Ganun po. Meron po tayong mga technique sa ating pagluluto. Ayun. Just a splash ng cooking oil. And then, maganda na po siya makintag-kintag. So, pag nilagay mo na siya pakawali, hindi yan diretso kap. Kasi especially chicken breast po yan. Kapag hindi ka maingat ng prepare, pagbabaan yan sa kawali, nakadikit agad yan. So, lagyan po ng konting mantika. And then, dapat pati kompletong mainit yung ating kawali para po siya. Talagang hindi didikit. So, ito, mag-start na po tayo na magluto. Yeah, mainit na yung mantika. Obviously, umaasbok na, sabi nga. And then, lagyan natin ng mantika at painitin uli natin. Yan. Huwag mo agad pagkalagay ng mantika, isabay mo agad yung chicken. Hindi po pwede kasi didikit pa yan. So, yan. Kailangan all around ng kawali may mantika. And then, lalagyan natin ng kaunti na sibuyas at bawang. Hindi po natin itutodyo ating sibuyas kasi mamaya po yung the rest. Kasi po, kailangan medyo crunchy pa siya. Ayan, kaunti lang tayo. And then, lagyan natin ng kaunting bawang. Ayan. Kapag po mabango na yung ating sibuyas at bawang, ilalagay na natin yung chicken para maa-absorb pag na-infuse nung oil, yung aroma ng garlic at onions, ma-infuse din ng chicken. And yun po ang nagbibigay ng natural taste. Ganun po. Huwag yung gagawin mo na sunog na yung bawang at sibuyas. Ilalagay mo yung chicken, halo-halo mo agad, sunog po ang nai-infuse dun. Ayan. And then yung chicken natin, ang technique, para hindi siya didikit, ilagay mo lang na ganyan, spread, and then babalikin mo siya pag alam mo medyo may char na yung ilalim niya. And then, yan. Malinis, walang kapit, ganun po. So, kailangan, but anyway, yung sa akin po, mga natutunan ko yung mga bagay-bagay, kasi po matagal, I've been doing this job as a cook for over 20 years. Yeah. So,
No, actually no. Yeah, maybe 25 or yeah, all my life. Yan ang trabaho ko, tagaluto. So, yun na yun. Kaya medyo marami na po tayo natutunan ng mga technique at sa damakmak na home recipe. Ayan. Kaya home recipe ang tawag ko kasi created recipe at home na ginamit mo kung ano ingredients na meron ka sa bahay na makukuha mo yung lasa na hindi mo lalagyan ng kung ano-ano. Hindi po extravaganza na pang restaurant na ang daming flowers or whatever. Simple home cooking na may makukuha ka namang mga nutrients na tamang-tama lang. Ganun po. So, yan. I-set aside na natin itong ating chicken. And then, ipapry natin yung the rest of the ingredients. Ayan po. So, I know, napapansin nyo, walang ang aking mga, ano, walang mga flower, walang pampaganda. So, yeah, I'm learning. Forever na ako nagli-learn about internet, about editing. Wala po. Kasi, walang time. Yung time talaga. Sabi ko nga, I can do a lot, but I don't have time. Walang masyadong time. Naka-ano lang po, talagang nakatali sa trabaho. So, yeah, maybe very soon, I can have my own time. Yan, ngayon lagay naman natin yung ano. Hindi ko na po hinugasan yung kawali para ma-absorb ng ating mga potato and carrot yung taste ng chicken. Ayan. And lagyan po natin ng salt and pepper. So, mamaya after ng potato, saka ko po siya hugasan kasi hindi na po niya kakayanin yung nalutuin pa niya yung mushroom at saka yung onions kasi medyo sunog na, masusunog na po yung ilalim, papait na po. And then, pero, kung ang iyong lulutuin ay kailangan ng sabaw, after ng potato, huwag mo pong hugasan ng kawali, lagyan mo po siya ng sabaw, water or broth, and glaze it. It will be very tasty, gravy. So, but hindi natin kailangan, kaya hugasan ko na lang yung aking kawali. Ayan. So, marami pong technique para makuha natin yung mga natural na taste na hindi lalagyan ng anik-anik. Ayun po. Ayan. Yun naman sa akin eh, kung kayo po ay nag-aalaga rin ng matanda na maingat sa pagkain, pwede nyo pong sundan yan kasi po napatunayan ko na kasi they are very healthy naman. Wala silang maintenance, wala silang mga vitamins lang kanilang iniinom, supplements. So far, we believe na we're doing the right things in the kitchen. So, hanguin na natin to and then hugasan ko ang aking kawali. Ayan, nahugasan na po. Ang bilis. And then, lagyan ko ulit ng mantika, ng cooking oil para i-stir-fry natin yung ating last ingredients, the mushroom and onions. Ayan. Iluluto lang natin sila until ang mushroom ay well done. Kasi sa pagprito po natin ng wrapper, hindi na po maluluto yung mushroom kung hindi pa siya luto na well done. hindi alam tagalogin. Ayun po. So, sautein natin yan and lagyan lang natin ng salt and pepper. Yan. Basically, most of my cooking, makikita ninyo my ingredients are just salt and pepper. But may mga, siyempre, meron ding ibang dish na nilalagyan ko ng oyster sauce. So, soy sauce, dark soy sauce, yan, ganun. So, bali, ang ginagamit kong oyster sauce, yung organic oyster sauce. So, but, I'm just saying, hindi ko sinasabi na gamitin nyo rin po. Kasi, alam ko na, it's a little bit pricey. Ayun, and then may mga lugar na hindi accessible. So, kung ano lang po meron. Meron pong sachet na nabibili sa atin ng oyster sauce. So, yun pong gamitin, okay lang. Basta, kaunti lang ilalagay. Huwag damihan kasi sa pangalan na lang po, di ba, oyster. So, it's very high. Cholesterol, calories, blah, blah. Cholesterol siguro. May calories ba yun? Wala namang oil yun, di ba? So, anyway. Ayun. So, kaunti lang po. Minimize natin. And kung kaunti lang naman ang lulutuin, kaunti rin lang lagay. Ganun po. And besides, when you use oyster sauce, you have to use some light sauce kasi matamis yun. So,
yan. Everything's done. Magbabalot na po tayo. Ayan. And yun pong ating... yun pong ating wrapper, ilalagay atin pong ididip siya sa water. So, bali yung water natin, 2 cups of water, and then 1 tablespoon of sugar, na white sugar, para itunawin po sa water muna bago natin idip yung ating rice wrapper. Eh, sabi po is nakakatulong daw yun na hindi magputok-putok ba. Nagpuputok, yung nagbabubbles po talaga yan. Kasi rice wrapper po yan. Yun nga po ang masarap dyan. Nagbabubbles siya, tapos very crunchy. Yung po bang ano, pumuputok siya na baka ma-spray sa yung face. So, ididip po natin sa water na may sugar. Bali, tap water po yun, room temperature. And then, ito na yung ating chicken. Maliliit lang po. And guys, pwede rin po ang itlog na inyong ilagay dyan na as your protein. Hindi po necessary na talagang chicken, no? Ano? So, pwede pong itlog. Nagawa ko na rin po yun. Scramble mo yung itlog. Iprito mo na parang pancake. And then, slice into strips. Ayun po ang iyong protein na ilagay dyan. Para po mas makakamura tayo. Lalo na kung isiserve natin sa bahay, dinner. Ganun. So, and then, kung iulam mo yan sa kanin, pwede ka pang magsawsawa ng soka na may chili. Or, sweet and sour chili sauce. Ay, ang sarap po nun sa kanin. Tsaka, ayan, okay na po yan. Kasi, kompleto gulay na. Tapos, may protein na. Okay na po yan. And also, pwedeng-pwede nga po ganyan na lang yan. O, kung meron kang pansit habhab. Ewan ko kung meron sa ibang lugar. Sa amin, sa Quezon, meron pansit habhab. Ay, ang sarap pong kalaban niyan. Grabe. Kapartner pala, hindi pala kalaban. Kapartner. Hindi naman sila mag-aaway. Bakit kalaban, di ba? Ayan. So, patuloy lang natin na i-wrap, balutin, magtiyagang magbalot. Talaga pong huwag kayong mag-alala, madulas po yan. And, sa camera lang madaling tingnan, pero mahirap pong balutin. Pero matutunan po natin ang sa pagdating ng panahon na lagi mong ginagawa, matututunan mo po na yung may technique ng how to handle it. Kasi po, medyo i-type mo ang hawak, butas yan. Palambot-lambot ka ng hawak, lalabas ang palaman. So, ay, may mga ano lang po. Ayan. So, ganyan lang po yan. And may kasama po yung ano, determination at ano, patience. Determination talaga, lumpia lang. Hindi, kasi nga po ano, madulas po siyang gamitin. Tapos meron pa siyang mushroom. Kaya mas madulas po. Eh, ang sarap po ng mushroom. Kasama dyan, lasang kasi, ano siya eh, ang mushroom para sa akin na lasang karne siya eh. So, masarap po siyang isama talaga dyan. Kaya, tiyaga-tiyaga lang. Ayun. See, marami na po akong nabalot. Alam na natin. Luksuhan yung camera. And then, magbalot na lang tayo ng ilan pa and magpiprito na po para maiserve na. Ayan. So, isa na lang po. Isa na lang talaga. At magpiprito na tayo. Ayan. So, balot lang po. Tiyaga-tiyaga. And by the way, kung gusto niyo po ng malaki, mas malaki, bili po kayo ng mas malaking wrapper. Parang ilang beses ko na sinabing mas malaki, mas maliit. Grabe. Eh, pasensya na po ang matanda. Ulianin na. Ulianin na po. Huwag niyo sisihin ang matanda pag ulianin ha. Kasi... tatanda at lilipas din. Ayun po, tatanda po tayong lahat. Ayan, magpiprito na po tayo. Last na to, promise. Para makaano na po tayo, makaprito na. Naalala ko po yung kanta. Tatanda at lilipas din. Pag itinuloy ko, nako, baka maging fans ko na kayo sa pagkanta. Kaya hindi ko na lang itutuloy. Ayan. So, ako ay nagmamadali na po at ako ay magluluto na ulit. Pagkatapos nito, may isasalang na ulit. So, ayan. Prito na po tayo para ma-serve na. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Madilim ang aming stove. Kasi ayaw kong buhayin yung maraming ilaw ay masakit po sa mata.
So, pag meron ka pong astigmatism, lahat ng maliwanag, masakit sa mata. So, tinitiis ko pong medyo madilim. Ayan, eh guys, dito kayo mag-ingat ng sobra kasi pag nagdikit-dikit po yan, ayan, kagaya ng what's happening right now, pag nagdikit po siya, pag kumabit po siya, hindi po siya hihiwalay. So, hayaan mo na po na nakakabit. Kasi, pagluto na, saka mo na lang gupitin para maghiwalay sila. Kasi, pag ngayon mo, pinaghiwalay, ay butas na butas po yan. And then, yung mantika, papasok na sa loob ng iyong rolls. So, yun po. Mas, napasok po ang mantika sa loob niya kasi nga pumuputok, nagbabubbles yung rice wrapper. Pero kapag po ginupit mo, mas malaki ang butas, mas maraming mantika ang papasok sa loob. Ayun. Kaya nga po, kapag ganitong maraming mantika ang ginagamit ko, yung light na olive oil para po healthy oil. Ayun. Huwag po naman yung peanut oil o ano, kasi po, may papasok nga po oil doon sa loob niya, eh. Makakain natin yun. So, kaya kailangan yung healthy oil. Para makain mo man yung oil, oily man, okay lang kasi olive oil naman po. Ayan. So, yung pong olive oil na extra virgin olive oil, huwag pong gagamitin sa pagpiprito. Yung po'y pang salad lang. Bawal po yung mainitan. So, yung light na olive oil po, may nakalagay naman doon na sabi for frying, ganyan. So, yun po ang gamitin natin. Tsaka, mahina lang po ang ating apoy pagkaganan. Ayan. So, tatapusin lang natin ang pagpiprito. And then, diretso na po mag-serve na ako nung ganyang kahaba. Serve ko na po. And then, mag-slice ako ng konti para sa ating picture-picture. Sa mga ating snapshot. Ganun po. So, yung unang hango ko, diretso na po yun sa table. Kakain na sila. Tapos yung matitira, yun po ang aking ipi-picture-picture. Ayan. So, minsan nahihiya naman ako na paghintayin sila ng matagal. Minsan nga nakalagay na sa platings, eh pumasok yung aking boss, yung dumampot ng isa. Tapos, dadampot uli. Eh, di sabi ko, hindi ko pala picture yan eh. Sabi, ibinaba niya. Sabi, ay, ganun ba? Nakakahiya minsan. So, kaya natuto ako ng unang hango ko, isiserve ko muna sa kanila and magtitira ako ng ilang piraso para sa aking pipicturan. Ganun po. Kasi this is my boss kitchen, not mine. Kaya, ayun. It's a privilege lang na inallowed nila ako na mag-video ng mga niluluto ko sa kanila. So, actually, natuwa nga sila nung ako nagpaalam. Sabi, very good idea. Sabi, ganun. Ayun. And then, I just continue doing it. And then after that, nanonood sila lagi, lalo pag ako may premiere, and also, nakaano sila, nanonood sila, and also, subscriber ko sila. Ganun. And alam nilang hindi ini-skip yung ads, ha? Nakakatawa. Anyway, kwento-kwento lang. So, itutuin lang natin yung dire-diretso para tayo ay makapag-serve. Ganun. So, nakapag-serve na po ako, ha? Alam nyo na. Nakat ko na yun. And then, itong last na, yan ang ating picture-picturean. Ganyan. Yoohoo! Guys, very crunchy po yun. Tapos, ididip mo siya sa sweet and sour sauce. Yung chili, maanghang, matamis, medyo sour. Ay, nako. So, ito na ang para sa atin. Ayan. Puputulin ko na lang. Hati-hati tayo dyan, ha? Kakunti na lang natira eh, katik kakaputol na lang tayo. Parang yung panahon ng mga bata pa tayo. Kami. Yan. Hati-hati. Sasabihin, o, ito, kalahati kayong dalawa, ha? Ganun. O, tapos, pag sa ate mo, mas malaki yung kay ate, kasi malaki na si ate. Ayan. And then, i-ano natin yan. Lagi natin sa isang plato para ma-picture-picturean. So, ito na po. Meron din ako hindi hiniwa. Ayan. Tapos, lagyan natin ng parsley. Yan po. Ano, i-serve ko pa rin yan. May parsley. Ganyan ko po i-serve yun sa kanila. May parsley at saka yung isa naman may sweet and sour sauce para may pagpipilian po sila. Ayan. So, guys, maraming pong salamat sa panonood.
again and again. And sa suporta po, maraming salamat. And shout out to Jada's channel. Thank you very much. Nagre-renew talaga siya ng membership. Thank you, mua, mua, mua. And also Jassy Moody. And pa-support po si Jassy Moody. And also si, yan na po, thank you Ricky Tapia. Much, much, very, very much. And also Edmar Talon. And doon po sa gusto pong mag-member. Ayan, don't worry, I'll be there for you.